What's up mga Lodi? Kumusta kayo? So for today's tutorial mga Lods, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pag-factory reset ng ating mga cellphone. Kung may cellphone kayo dyan na balak nyo i-reset o refactory reset, wag na wag nyo Lodi i-reset o refactory reset agad yan kasi may tama pong paraan ng pag-reset ng cellphone. Especially kung ang cellphone mo Lodi ay mayroong mga katulad ng ginagamit mo sa transaction sa banko, meron ka dyan na online banking or online transaction or mga account katulad ng Google account, Facebook account, hindi lahat Lodi's pag pinactory reset ay natatanggal talaga siya ng tuluyan. Ang iba, kahit na i-factory reset mo Lodi's, pag once na inopen mo ulit, nag-reload ulit yung cellphone mo tapos dinownload mo yung application na yung Lodi's, may mga natitira pa rin yan Lodi's na data na nakasave sa ating mga setting. So ganito Lodi's ang tamang pag-factory reset ng ating mga cellphone. I-follow nyo lang to Lodi's, madali lang naman po ito. So una natin gagawin Lodi's, halimbawa meron kayong mga online apps dyan ng bangko katulad ng mga video, anong mga online apps Lodi ng bangko, kailangan nyo po Lodi's, kahit anong application Lodi's, kailangan nyo muna itong gawin. Punta kayo sa setting ng inyong cellphone, tapos sa setting ng inyong cellphone Lodi's, hanapin nyo lang ang mga naka-download na application mo. Dito siya sa akin sa apps, ayan. So dito Lodi's, hanapin mo lang dito yung apps na gusto mong i-clear talaga tuluyan mawala yung data niya. So halimbawa dito sa akin, sabihin na lang natin sa dito sa Facebook Live. So i-open mo lang siya Lodi's, tapos dito punta kang storage. So gawin mo ito Lodi's doon sa lahat ng application mo Lodi's na makalagay. So dito, kailangan mo siyang i-clear cut. Yan, kung napansin mo nawala na yung cache niya. Minsan kasi Lodi, hindi yan natatanggal talaga kahit i-reset mo yan. And then punta kayo dito sa Mother's Storage, tapos kumo ayan dito sa akin wala, dito hanap tayo ng ibang apps Lodi na mayroong data na nakasave na data. Okay, so halimbawa dito Lodi, ayan dito sa YouTube, ayan halimbawa may account kayo sa YouTube tapos storage, pag once na na-clear cache mo na, kung mapapansin mo yan, ayan mayroon siyang KB, 467 KB, i-clear cache mo po siya and then i-clear data mo, kasi kung mapapansin mo Lodi, kung lagi mong ginagamit yung application na yan, mas mataas yung data niya. Make sure lang Lodi na na-clear cache mo yan kasi para ma-delete yan o permanently delete dun sa storage data ng ating cellphone. I-clear cache mo po yan, ayan, kailangan naka-clear cache siya. Make sure na gawin mo ito Lodi kung meron kayong mga application katulad ng online banking at iba pang transaction. So pag once na nagawa mo yan Lodi sa lahat ng application mo, kung mayroon kayong mga Google Lodi or mayroon kayong halimbawa Chrome, nagagamit kayo ng Facebook, iba pa, try mong pumunta sa Chrome. Kasi dito sa Chrome Lodi, minsan pag nag-sign in tayo, may mga account tayo dyan na naisave sa password manager. Okay, punta kayo dito sa tatlong dot na yan. Ayan, ayan. Tapos punta kayo sa setting. Ayan, dito sa setting Lodi's, try nyo tingnan dito sa password manager Lodi's kung mayroon nga ba ditong nakasave na password. Kung mayroon nakasave Lodi's, tanggalin mo po. Okay, kasi sa akin wala po siyang nakasave. So pag once Lodi's na na-clear mo na yan, ang sunod pong gagawin mo, itatanggalin natin lahat ng account. Kasi kahit na Lodi's na na-factory reset natin, pag download ulit tayo ng mga katulad ng mga Google or ano mga Google apps, nagsasuggest pa rin yung Lodi's, nagre-recommend pa rin kahit na factory reset na. Ang kailangan natin gawin, kailangan natin tanggalin yung buong access niya. Punta tayo dito sa ating account sa setting ng ating cellphone, tapos sa account, hanapin nyo lang account yan or Google account, tapos account, and then kailangan mo Lodi's tanggalin yung mga nakasign in dyan na lahat ng application. Okay, halimbawa ganyan, kailangan mo po siyang i-remove. Okay, make sure lang na na-remove mo lahat sa dyan. And then, kung mayroon kayong naka-backup dyan, Lodi's, kailangan mo po siyang i-turn off. Ayan. Kailangan mo, katulad niya, naka-backup siya, Lodi's, kahit na i-delete ko siya, Lodi's, naka-backup pa rin siya dito. Pag once na nilag-in niya ulit to Lodi's ng data na to, account na to, yung anong kung ano man nakasave dito sa cellphone ko Lodi's, andun pa rin siya dito sa naka-backup kasi siya. So make sure lang na hindi siya naka-backup, i-turn off mo po siya, okay? Turn off and delete. Pag okay na siya Lodi's, lahat na yan Lodi's na na-remove mo na, natanggal mo na yung clear data, na-catch mo na, and then yung mga nakasave na password manager mo or anumang nakasave yan Lodi's na account Lodi's, make sure lang na i-clear mo siya lahat bago mo i-factory reset. Pag okay na siya Lodi's, balik ka sa inyong setting para gawin na natin yung factory reset. Sa setting nyo Lodi's, kung hindi nyo pa alam yung factory reset mo, nasa setting lang naman po yan. I-scroll up mo, mostly nasa pinakababa yan, ayan, kadalasan nasa system or nasa about po yan. Nandito siya sa akin sa system,
Ayan. Andito, ayan. Ayan yung receipt niya. Ayan, receipt. Click natin yung receipt na yun, Lourdes. So, dito, Lourdes, may dalawang klaseng ng pag-receipt. Yan yung mga, kaya tawag natin na manual setup. Yan yung mga data, bawa internet, setting sa ating mga cellphone. I-receipt po muna natin siya. Okay? Katulad ng ganyan. Ayan. Katulad ng wifi mo, Lourdes, kung may mga nakasip yan, matatanggal po yan. Okay? Mga Bluetooth or data o mobile data. Make sure lang po na nakareceipt yan. Ito mga ibalik ulit ninyo, Lourdes, kailangan i-set up mo ulit siya. Yan. Napansin mo, network reset setting. Okay? Ngayon, balik na po tayo dito. Ito na yung pinaka-final natin na gagawin, ang factory data receipt. Click lang natin po yan. So, sabi dito, Lourdes, lahat daw ng data niyan, mawawala. Yan, lahat daw yan, mawawala. Pero hindi lahat, Lourdes, yan, nawawala talaga siya. Okay? Meron talaga siya tawag na root data na hindi talaga siya nawawala. Kaya kailangan natin siyang i-clear data. Kailangan talaga, ma-permanently delete talaga siya. Ngayon, Lourdes, yan, dito na tayo sa receipt data. I-click mo na lang tong receipt na to. Tapos, delete ulit. So, pag nag-delete, pag kinik natin to Lourdes, magre-reload to. Pag once na nag-reload to Lourdes, kailangan wag natin i-copy yung old data phone natin. Okay? Kailangan new phone data ang gagamitin natin. And click natin siya. Mag-shutdown po yan. Antayin lang po natin ng counting minuto kasi matagal talaga po mag-receipt ng ating mga cellphone. Especially kung maraming application at mataas yung iyong data. Yan. Kunin na siya. Yan, mag-i-reset na siya, Lourdes. Wait lang tayo. Automatically naman yung Lourdes mag-open. Available naman to Lourdes sa lahat ng Android. Okay, kahit sa cellphone Lourdes, kahit sa iPhone pa, kahit anong mga cellphone nyo Lourdes, ganyan po ang gawin nyo. Ayan po ang tamang pag-reset na o pag-factory reset ng ating mga cellphone. So, wag po kayong basta-basta mag-reset. So, wait lang natin. Oops, nag-start ulit. Wala daw SIM card. And then, next ulit. And then, oops, policy. Agree. Yan, Lourdes. Mag-adjust sa seconds na siya ngayon. I-click lang natin kung gusto natin i-set up siya, Lourdes. Click lang natin, set up yan. And then dito, kung gusto natin maglagay ng personal name, yan, personalized name. And then, kung gusto natin maglagay ng lock, Lourdes, yun na bahala dyan. Kung ibibigay nyo naman yung cellphone nyo o ibibinta nyo, Lourdes, huwag nyo nalagyan. Not now nyo na. Tapos, skip mo lang kung wala. Ayan, tapos dito, Lourdes, kaya kung gusto mo dito maglagay ng i-check yan, Lourdes, kayo na bahala, okay? Kung ayaw nyo naman siyang i-check, bawa location na yan, i-ganyan mo lang po yung diagnose na yan, okay? Ayan, baka ganyan. Kayo na po bahala. Kasi accept nyo na lang. Then dito, finish mo lang po. Tapos, all done, it's ready. So dito, Lourdes, magiging ready na yung ating cellphone, Lourdes. So siyempre, Lourdes, pag maglalagay tayo dito, Lourdes, ng Google account, kasi required yan, kasi magda-download tayo at mag-update tayo ng mga application dito, Lourdes. Pag naglagay tayo ng Google account, Lourdes, wag na wag tayong maglalagay, or wag na natin ilalagay, wag na wag natin ilalagay yung copy old data, okay? Kailangan new data po ang ilalagay natin. So ganun lang po, Lourdes, ang tamang paraan ng factory receipt ng ating mga cellphone. Okay, sana natulungan ko kayo, Lourdes. Kung may katanungan ka, comment po na lang sa comment section ng video na ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. So hanggang sa muli, Lourdes. Much love. God bless.